Kamusta mga katimpuyan? It's me, CJ, and welcome back sa aming channel. Ang dami kong gustong i-vlog pero hindi ko nagawa kasi masama ang pakiramdam ng momshies nyo lately. So nagkakaroon ako ng sakit ng ulo, sakit ng tummy, sakit ng balakang, tapos naduduwal ako, and sabi ng OB ko hindi daw yun normal kasi I'm already full term. So pregnancy update, I am 37 weeks pregnant. I am 37 weeks and 4 days. Yan. So, papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng aking tummy. Yeah. So, nakita nyo, sobrang laki niya. Sobrang laki na niya at sobrang bigat na niya at sobrang baba niya na. But, ang nafe-feel ko lang is, karoon din ako ng bleeding after my IE, but I think that's normal. And also, nagkakaroon na din ako ng white discharge na sabi ng mga momshi, it's normal daw and it's sign na daw na malapit na. But let's see. Wala pa rin ako nararamdaman na kakaiba, yun pa din yung pain and all. Parang more on Braxton Hicks matawag dun. I don't know, yung mga false alarm lang. And I am happy na umabot ako ng 37 weeks. Ang video na to, di ba? Inaano ko kasi mas maliwanag. Ang dilim kasi pag wala. So, ang video na to is about my baby hospital bag. Yan. So guys, meron akong dalawang hospital baby bag. So, isang pang clothes lang niya and then yung other one is yung mga pang toiletries, ganyan. So, ang una kong papakita is yung baby bag number 1, which is yung mga clothes ni baby. So, pinakita ko sa umpisa kung ano itsura niya or let's try kung dito. Pop! Sabi ng mga momshi na nabasa ko, 3 days daw ang pag-i-stay ng mga normal na nanganganak. So, nag-pack ako ng pang 3 days para kay baby at saka pang extra clothes just in case na magpupo siya or madumihan siya. Una kong pinak is ganitong baby hospital bag. Yeah. So, open natin. Ang laman niya, hinihingal na ako. So, I have... Then, so, itong mga to ay may day 1, day 2, and day 3. So, ang nakalagay sa day 1, ay, day 3 pala daw. So, yan. Ganito yung empake, naka-ziplock para hindi mahirapan ng aking asawa. So, disclaimer lang, I am a first time mom at kung may mga mali akong dala at may kulang ako, please comment below. Siyempre, gusto ko malaman kung ano yung mga kakailanganin pa. Pero ito kasi mga dinala ko. Ito yung mga na-research ko. At tingin kong kailangan ni baby once na lumabas siya. So, ting! Day 1. Ang laman ng day 1, actually, sinulat ko na to. Best. Inano ko na to. Inulit ko na to. Pangit talaga sulat ko, guys. Pero, pagpasensyahan nyo na. So, day 1, para di mahirapan ng ating mga hubby, I have long sleeves, bonnet, mittens, booties, lampin, diaper, pajamas, swaddle, and receiving blanket. So, ito, paglabas niya, ito yung iaabot niya sa nurse o kung sino man mag-aano kay baby. So, kung meron mang hindi magamit dito, iitatabi na lang yun ni Dada. Pero, yan, gusto ko nakapack na para hindi mahirapan ng aking dad loves. So, I have day 2. Ganun din yung laman. And day 3. Yan. Pero dapat maayos na yung mga gamit para hindi mahirapan yung mga asawa natin. And then, extra. Meron akong dalawang extras. Para kung sakali man, on the same day, si baby ay nadumihan or nag-poops, ganyan. So, meron akong extras. Yan. So, ang laman naman netong extra 1 and extra ay sleeveless, pajama, bonnet, mittens,
Buddhist lampin. So, yung mga basic lang. Nagin akong letter for my husband. Yan, just in case na mapagod na siya or what. Yan, extra 2. Ang difference lang is, I think wala tong diaper and wala siyang receiving blanket. Meron din akong others. So, meron akong sa accessories na to, syempre yung booties, mittens, socks, yan. Meron tayong extra baru-baruan. Tapos meron din na, sinama ko dito yung onesie. Tsaka yung rampers niya for kung aalis na kami or discharge. And then, photoshoot. Syempre, as a photographer ng mommy, hindi mawawala ang photoshoot ni baby pag nandun na kami. Or paglabas niya. Kasi yung mom, mahilig mag-pictures ang mom. And then, receiving blankets nandito. Kung kailangan ni daddy, nandito lang siya. So, maraming lampin yan, tsaka bibs. 40 pieces na diapers. So, Huggies. Nilagay ko siya sa plastic. Kasi, ang laki nung ano yung lalagyan. Parang makakocover niya lahat ng bag ni baby. So, yung other na diaper, nilagay ko dun sa hospital bag namin ni daddy. Ta-da! Ang cute-cute na ito. Ano to yung pang photoshoot ni baby. So, meron siyang bonnet and a little toy. Nilabhan na namin din siya. Kasama siya sa nilabhan. Bango niya. Sa mga gamit ni baby, ginamit namin is yung tiny buds na pang laba. So, excited ako magamit ito ni baby. Yung changing mat. Ayan. May changing mat. So, ito yung mga laman ng hospital baby bag number 1. So, tingnan naman natin yung isang bag ni baby. So, ito yung isang bag ni baby. Yung bag number 2 is toiletries ni baby. So, ang laman niya is towel. May isa din akong baby towel na white pero nasa labahan pa. Ang mama ko is ginamit lang niya sa amin ng panglinis sa puwet. And sa private part is yung water lang and cotton balls. So, yeah, bumili ako ng cotton balls. Hinihingala ako. For emergency, wet wipes. So, kaya ito yung mga pangpunas ng kami ni baby and all. Kung ano man pwede, kailangan punasan na pang emergency na bigla ko nilang hilain. And syempre, alcohol. Ethyl alcohol, yung 70% solution. So, hindi ko alam kung magagamit to guys. Pero kasi, pakiramdam mo kailangan talagang pinapowder ang baby para fresh. Pero depende na lang kung ano sasabihin ng page dun sa hospital. Bumili kami ng infant na baby powder. And then, Sanosan na baby oil. Ang pangligo ni baby ay Cetaphil. Cetaphil na gentle wash and shampoo na siya. Cotton buds na iniiyakan ni daddy kasi mahal daw, 134 ang baby. Last one, itong pouch na to. Ang laman neto ay, though di ko alam, di pa siya gagamitin pero nasa pouch na to ay nail cutter, pin, panglampin. Then, last is mga suklay ni baby. Ayan o. So, yun lang, guys. Ito yung mga dadalhin namin na gamit ni baby. At kung meron ako mga nakalimutan or mga dapat hindi nadalhin, please comment down below. That's it. Thank you guys for watching. Please like, subscribe, and see you on my next video. Bye!